Dito kami sa balcony para mas maganda tsaka natural sunlight. And so we will be doing the bronzed look. Guys, I have the most basic makeup products right here kasi ito lang yung na-impake ko. Naway magawa natin lahat ng looks na pinili ninyo. And syempre, hindi nyo naman kailangan strictly sundin. Pwedeng, you know, the gist lang, makuha nyo lang yung idea kung paano natin ma-achieve yung apat na looks na yun with all the same products na gagamitin ko all throughout. Magto-tone muna tayo. I have here my toner sa bahay. As in, hindi na lang ko itong buong boteng to kasi alam kong hindi ko siya mabibili somewhere else dito. So, make sure na yung mga products na alam nyong hindi nyo mabibili dito or sa Watsons or any pharmacies dito sa island or kung saan man kayo pupunta. Let's say, for example, dito sa Boracay. Dalhin nyo talaga kasi balita ko kapag nag-Shopee or Lazada kayo, matagal daw talaga. Like, a week or more than a week minsan. Marami silang sunblock, kaya nakaka-happy. Okay din, hindi sila salat. Tama ba yun? Hindi sila salat. Hindi sila kulang sa sun protection. Ito yung medyo katanghan ko. So, nagdala ako ng isang pirasong concealer, isang shade. Medyo medium na siya, leaning towards na to pa-dark na. Actually, more on medium. The thing is, ang bilis ko umitim, guys. Tingnan nyo yung difference niya na. As in, ka-shade ko to before, ngayon. As in, wala na. Hindi ko na talaga siya ka-shade at all. And wala akong extra. So, ginawa ko, dun sa Watsons nga, bumili ako ng Maybelline na Fit Me na 228. Ito na yung darkest, guys. Nandito na siya sa 228. What I will do is, magsa-spot conceal lang naman ako and maglalagay lang ako ng base foundation, ng areas na kailangan ko. And i-mix lang natin. I think it's still a bit lighter, but we will try our very, very best. Ia-apply ko lang siya on spots muna actually na kailangan ng concealing. Dito. Actually, better. Better. A lot better. As in, nung concealer lang ginagamit ko, parang ang puti-puti talaga ng concealer. To be honest, hindi ako masyadong ma-foundation sa beach kasi I end up talaga na mas maraming clogged pores. So, dati kasi talaga nagpo-full face foundation pa ako. Tapos, afternoon, sabi ko, bakit lagi akong parang ang dami kong clogged pores, yung mga whiteheads, ganyan. Actually, kahit nga hindi ka nagme-makeup, magkakaroon ka. So, how much more kung naka-full face foundation ka? So, I suggest talaga na mag-spot correct lang as much as possible. And then, mag-apply lang ng foundation kung saan lang kailangan, huwag yung full face. Pero kung trip nyo, si okay lang, go, push tayo dyan. Hindi muna tayo magsiset ng buong mukha. Pero magsiset lang tayo ng powder para hindi dumulas or hindi easily matanggal yung brow product na gagamitin natin. And I'm going to be using this one. This is from NARS. Ito yung Crystal Light Reflecting Setting Powder. Ang weird nito for some reason. Pag ginawa ka niyo siya, parang fake. Ayun, parang, ha? May nakukuha ba ako? Pero pag tinignan niyo siya closely, as in, sobrang translucent niya, guys. Clear, so hindi niyo rin siya makikita. Pero pag in-apply na siya sa mukha, nag-i-effect siya. Kasi ginamit ko to sa bride ko nung nakaraan and nakita ko yung effect na glowy-glowy pa rin siya tapos kahit light lang, meron siyang contribution. So, ang galing. Mabilis lang, mag-fill in lang tayo. But then, dahil bronze goddess something-something, medyo gusto natin sultry ng konti. So, lalagyan ko siya ng konting arch kung ma-achieve. Kasi hindi talaga ako nag-groom ng brows eh. So, minsan hindi ko ma-achieve yung super arched hanggat wala akong like mga pang-set talaga kasi makapal ang buhok ng kilay ko. I am using the Makeup Forever Aqua Resist Brow Filler this time kasi ubus na yung brow definer ko. This has this very creamy texture as in mabilis siyang i-glide and also water resistant siya, which is perfect sa mga beach, sa outdoors, kapag very humid yung paligid or madali kang pagpawisan. But if you are looking for a substitute or alternative, yun, isiin ko yung ma-ano ko, masasuggest ko. This is the highlight of this bronze goddess something-something. Gusto kong i-highlight yung eyes and also yung main products din ay manggagaling dito sa eyeshadow. This is from ColourPop. Mostly ng products or colors or shades niya sa palette. Browns, bronze, black, and mga shimmery something, which is perfect. Meron din ako ditong kapiranggot na brushes, as in like the most basic ones. So, ang gagawin ko is sisimulan ko muna with the base, which is this one.
Naglalagay lang ako ng like quick wash of color. The moment na hindi nyo na nakikita yung epekto ng mga ganitong kulay sa mukha mo, it means medyo hinahinahon ka na sa pagbibilad sa araw kasi mukhang ako hindi ko na nakikita ang difference. Tapos i-intensify ako ng shadow. Dito, simulan ko sa gilid. Not too much. Same eyeshadow shade sa ilalim. And I will go full on and medyo ano tayo dito. Talagang medyo i-smudge natin siya pababa. So medyo kayo mag-ganyan kayo. Parang mag-squint kayo ng konti. Tapos kung ano yung nasasakop noon, go lang. Tapos medyo i-blend nyo lang ulit with the same brush. Nagbe-breakout ako ng very light doon sa makeup setter kasi naisip ko baka expired na. Kaya pinalitan ko na lang siya ng tubig. So guys, tubig lang to. Legit na babasain ko lang talaga yung mata ko kasi mag-a-apply na tayo ng shimmery shimmery shades. Gusto ko tong shade na to. Talagang may pagka-deep bronze talaga. Ang tawag sa kanya, phonograph. Then, apply ko siya on the middle. Ayan, ooh. May pagkaano siya, greenish bronze effect. Itong eyeshadow na to, it's not too shimmery. So I think I will go and add the Cafe Society, which is more like a rose gold shade siya dito sa dulo. Tapos layer lang ulit. Next is mag-eyeliner tayo. I'm using the Mirzy Dutch Brown para brown lang. And I'm focusing muna on the lash line. Ito kasi makakatulong to eh, bago tayo mag-heavy shadow, bago tayo mag-enhance ng eyeshadow. And by shadow talaga, yung shadow, yung darker shades kumaga. Tapos, hihuli ko yung talagang highlights para hindi agad siya natatanggal or nabubura. And then, using this dark brown combined with a little bit of black, tayo ay mag-shadow dito sa outer part just to wing it a little bit and also to smudge the shade. Ah, perfect! Siyempre, hindi kompleto ang look without a good dramatic lashes. So this is the Mish Bloomin in number 18. I super love this. It's wispy. It's dramatic. Not too much. But still, it looks super, super natural. For me, hindi makukompleto talaga yung look kapag walang lashes. Kasi magbumukha siyang kulang. And besides, talagang kulang din talaga siya sa mata ko kasi wala ako nun eh. The thing naman with extensions, as much as enjoy ko siya or as much as gusto ko yung effect niya, hindi ko lang siya matagalan kasi heavy ako mag-eyeshadow. Tsaka marami akong makeup looks. So nangyayari, thorough cleansing ako lagi ng mata. And kapag meron akong extensions, hindi ko nagagawa yun or lagi akong maingat. The thing is, kapag maingat ka sa mata mo, hindi mo siya malinis thoroughly. Ito na lang. Ito pa naman yung dream kong extensions. Kung gusto ko ng lashes, ito yun. Itong Mish Bloomin na to in number 18. Yung gusto kong natural, sana inanganak ako ganito, pero it's okay, you gotta love ourselves. Next is tayo ay magbablush na. The thing is, ito lang talaga yung dala ko. Yung blush naman na meron ako dito, pink. But since we're going for that bronzy effect, parang gusto kong may konting peachiness siya, may konting brownness siya. I think I'll go for this one. Itong medyo peachy. Tapos ikukuha ako ng product. Kanya. Tapos medyo iahalo ko siya dun sa brush. Masyado kasing malaki. Ito, malaki? Masyado kasing malaki yung aking blush brush. Kaya, i-distribute na lang natin with a smaller brush. Saka natin ilalagay siya dito. Dito sa gilid. Para chiseled talaga yung face. Ooh, yeah. Just like that, sis. Work it. Dito lang sa gilid. Ganda. Ang ganda-ganda nyo sa beach kung ganito ang makeup. Spray lang ulit tayo sa face para mag-set yung makeup. Using my fingertips, kukuha ako ng highlight product right here. Tapos ilalagay ko on the corner. Just a little bit on the corners. And then sa cheeks, syempre, lagyan natin siya dito. Katabi lang ng blush.
Para talagang like, girl, you better glow, you better work it. And then gusto kong masubukan ko anong effect ng gold na, oh, wow. Sige, ipapatong ko na right away dito. Pang ano lang, para lang meron siyang parang gold hint. Perfection. Lastly, sa lips, nagbaon ako ng nude lipstick. This is the Maybelline in Seductress pala. Ito, hindi na kailangan ng lip liner kasi sobrang thick niya. Plus, hindi ko na rin masasuggest na mag-lip liner kasi ito, kapag sobrang kapal, ang nangyayari sa kanya, namumuumuo. Habang hindi pa siya fully set, kukuha ako ng medyo nude-ish color. Siguro, I'll go with... I'll go with this shade. Siguro with a mix of this. Then, ipapat ko lang siya. And then, the finishing touch na babagay talaga sa bronze look would be a nice gloss, clear gloss specifically. Minsan, pag sinisimula natin dito sa gitna agad, dito lalo na sa inner part, nangyari, makalat siya sa labi. Kaya ako, dito muna sa outer part. Kaganito pa ako. Pero itong swimsuit, this is from H&M. Super good. And surprisingly, kahit na busty ako, nakakaya naman niya. So, ayan. Kung gusto niyo ng mabilisan, punta na kayo sa mall, punta kayo sa H&M and grab your desired swimsuit. So, this is from H&M. Nasuot ko na rin to. And then, ito yung final touch. Ito yung gustong-gusto ko. So, ito yung muddy shimmers natin para talagang glowy at saka ma-enhance pa yung tan, just in case. Actually, best yung gagawin itong makeup look na to once na nakakuha na kayo ng color, meaning nakapag-tan na kayo ng konti para talagang maganda. Nung puno yan, nilipat ko, tinanggal ko yung oil kasi mangyari, magsisettle yung shimmers dito sa baba. Tinanggal ko yung remaining oil para talagang potent yung glitter kasi napansin ko, nung puno siya or mas marami yung oil niya, mga nakakatatlong pumps ako para ma-achieve ko yung gusto kong shimmers talaga sa katawan ko. Ito yung mas matipid na paraan and mas effective kung gusto niyo talaga ng high shine. In one good pump, yan, ganyan kakonte, okay na siya for the whole upper body. Ginaganyan ko lang siya. And then, focus muna sa shoulders. Ito yung pinaka parang highlight point ko. And then, the remaining sa chest. And then, kalat na yan. Kalat na natin buong arms. Ayan, as you can see, diba, high shine, hindi ka dry sa beach. Sobrang ganda pa niya sa golden hour. So, we are going to head out. Ayan, check lang natin even. Ayan, effective naman yung technique natin. So, we're going to head out, have lunch or snack. I think it's around afternoon na. And then, pwede na tayong mag-sunbathing, medyo mag-soak under the sun para hintayin yung sunset. And I can't wait. I can't wait to see this in full glory. Let's go. So fine, oh lady, oh no.
you.